talakayin natin ang iba't ibang simple machines. Ano ang ginagamit mo kung gusto mong maggupit ng papel? O kaya ay magbukas ng bote ng soft drinks o maghiwa ng prutas? Paano nga ba nakakatulong ang mga bagay na ginagamit natin? Pag naghiwa ka ng mga prutas o gulay, o kaya naman ay magbukas ka ng lata o bote ng soft drinks, gumagamit tayo ng simple machines. Lahat tayo ay gumagamit ng simple machine araw-araw. Kahit ikaw ay nasa paaralan, sa iba't ibang industriya, at kahit sa kusina ka man ay gumagamit ka ng simple machine. Ang mga klinik at ospital nga ay gumagamit ng machines para mahusay nilang mapagsilbihan ng mga tao. Ang mga kotse, barko, at eroplano nga ay machines na ginagamit sa pagbiyahe ng mga tao sa malalayong lugar. At sa totoo lang, mahirap ang pamumuhay ng tao kung walang machines. Ang mga makina na pinapagana ng kuryente o demotor, o kahit mga simpleng makina na pinapagana ng tao, ay nakakatulong para mapadali ang trabaho ng tao. Narito ang iba't ibang uri ng simple machine. Number 1, inclined plane. Number 2, wedge. Number 3, screw. Number 4, wheel and axle. Number 5, pulley. Number 6, ang mga lever. Kaya mong gumupit ng papel gamit ang mga gunting. Kaya mo ring pagdugtungin ang dalawang kahoy gamit ang martilyo at pako. Ang mga gunting, martilyo at pako ay mga halimbawa ng simple machines. Ano nga ba ang simple machine? Ano ang mga bahagi nito? At paano nga ba nakakatulong sa atin ang mga simple machines? Ito ang mga tanong na ating sasagutin sa ating talakayan ngayon. Ang machines ay ginagamit para mag-transform, mag-transfer ng energy, pabilisin ang trabaho, at baguhin ang direksyon ng puwersa. Samantala, ang simple machines ay kaya lamang gumawa ng isang gawain o kung ano lamang ang kayang gawin nito. Ang machines ay may dalawang pangkat. Ito nga ay ang simple machines at compound machines. Simple machines are simple tools that multiply the amount of force to make work easier. Samantala, ang compound machines naman ay bagay na binubuo ng lima o higit pang simple machines. Ang halimbawa nga ng compound machines ay ang bisikleta at sewing machine. Ngayon ay tatalakayin natin ang marami pang bagay tungkol sa simple machine. Unahin na natin ang inclined plane. Ang inclined plane ay isang flat na bagay at nakatagilid. Ibig sabihin, ang isang dulo nito ay mas mataas kumpara sa kabilang dulo. Ito ay ginagamit kung tayo ay magtataas o magbababa ng mga mabibigat na bagay.
ang inclined plane ay bumabawas sa puwersang inilalaan. Binabago rin ito ang direksyon ng puwersa mula pantay sa pagiging tagilid o pagkakaroon ng anggulo ng plane. Pagmasdan ng nasa larawan. Kapag maliit ang angle ng inclined plane, mas mahaba ang distansya. Pero mas kakaunting puwersa o effort ang kailangan para maitulak pataas ang isang bagay. Ginagamit ang mga inclined plane bilang mga loading ramps kapag magkakarga o magbababa ng mga kargo sa sasakyan. Makikita nga natin na ginagamit ito sa eroplano, sa barko, at maging sa mga truck. Isa pang halimbawa ay ang wheelchair ramps. Sa pamamagitan nito ay nakakaakyat ang mga nasa wheelchair papunta sa mas mataas na bahagi na hindi na kailangan pang dumaan sa hagdan. Alam mo ba na pinaniniwalaan na ang inclined plane ay ginamit noong unang panahon para maitayo ang mga naglalakihang istruktura at para maisaayos ang mga naglalakihang bato? Ginamit nga daw ito ng mga Romano sa pagdadala ng mga mabibigat na bato pataas ng burol. Ang mga mabibigat na batong ito ay ginamit para maitayo ang mga sinaunang istruktura, gaya na nga ng Stonehenge. Pinaniniwalaan na naipatong ang mabibigat na bato sa ibabaw nito sa pamamagitan ng inclined plane. Narito pa ang ilang halimbawa ng inclined plane na makikita natin sa ating kapaligiran. Number 2, wedge. Ang wedge ay double inclined plane na pinatalas o pinatulis ang dulo. Ginagamit ang wedge para sa paghiwa o pagputol ng mga bagay. Ginagamit din ito minsan para maiangat ang mga mabibigat na bagay. May mga wedge din na ginagamit para matibay na manatili sa pwesto nito ang isang bagay. Tandaan mo ito, kung ang wedge ay mas manipis, mas kaunting effort ang kailangan para mahiwa ang isang bagay. Ibig sabihin, kapag mas manipis ang wedge, mas matalas ito. Narito ang ilang mga halimbawa ng wedge at kung saan ito ginagamit. Number 3, screw. Screw is another modified inclined plane used to wrap a cylinder. Papapansin na may nakapaikot sa katawan ng tornilyo
At ito ang katangian na tinataglay ng isang screw. Ang nakapaikot dito ay tinatawag na thread. At ang mas malalim na nasa pagitan ng thread ay ang pitch. Halimbawa ay ang jack screw. Kaya nitong magbuhat ng mabibigat na kotse. Narito naman ang ilang mga halimbawa ng screw o mga bagay na nagtataglay ng screw. Number 4, wheel and axle. Ito ay tumutukoy sa dalawang bilog na bagay na may magkaibang sukat na konektado sa isa't isa para sabay silang makaikot sa parehong direksyon. Ang wheel ay nakakabit sa axle. Malaki ang naitutulong ng wheel and axle sa buhay ng tao. Halimbawa nga ay sa wheelchair na ito. Para mapatakbo ang wheelchair na nakakabit sa axle, ang nakasakay ay kailangang maglaan ng puwersa o effort sa may bandang gulong nito upang ito ay pagulungin. Malaki ang mechanical advantage ng wheel and axle. Halimbawa nga ay sa bisikletang ito. Kahit maliit na lugar lang, ang paglalaan ng puwersa o effort ay mas malayong distansya naman ang mapupuntahan dahil mas malaki ang gulong kaysa sa sprocket nito. Kaya naman, ang gear mechanism sa ating mga bisikleta ay pinapalayo ang distansyang maaabot para mas mabilis tayong makarating sa ating pupuntahan. Narito pa ang ilan sa mga bagay na maoobserbahan natin ang wheel and axle. Number 5, pulley. Ang pulley ay may pagkakatulad sa wheel and axle. Pero ito naman ay ginagamit sa pagbubuhat at paglilipat ng bigat at puwersa. Narito ang mga bahagi ng pulley. Ang pulley ay mayroong lubid na nag-i-slide sa loob ng groove ng wheel. Mahalaga ang groove o lubak na ito upang hindi dumulas ang lubid at manatili sa gitna. Ang axle naman ang mounting bracket na kinakabitan ng wheel para makaikot ito habang nag-i-slide naman ang lubid. Bago ko ipakita ang mga halimbawa ng pulley, gusto kong malaman mo na mayroon tayong tatlong uri ng pulley. Ang mga ito ay ang fixed pulley, ang movable pulley, at ang lock and tackle. Talakayin natin isa-isa. Ang fixed pulley ay karaniwang nakasabit, kung saan ang pulley ay hindi umaalis sa pwesto nito. Sa pamamagitan nito, madaling nakakapagbuhat sa pamamagitan ng pag-iba ng direksyon ng effort force.
karaniwan nating nakikita ang fixed pulley sa mga flagpoles. Ganoon din sa mga balon upang madaling mabuhat pataas ang tubig. Samantala, ang movable pulley naman ay kabaliktaran ng fixed pulley. Dahil dito, ang buong wheel and axle ng pulley ang gumagalaw sa lubid. Kaya dito, ang mismong pulley ang matibay na nakakabit sa lubid. Ang halimbawa nga ng movable pulley ay ang zipline. Sa zipline, mapupunta ang tao mula sa mataas na lugar papunta sa mas mababang lugar. Ang susunod naman ay ang block and tackle. Ito naman ay kombinasyon ng fixed at movable pulley. Sa block and tackle, ang fixed pulley ang humihila pataas sa movable pulley. Kaya naman, ang resistance o bigat ay napupunta sa movable pulley. Samantalang ang effort naman ay sa fixed pulley. Sa ganitong paraan nga ay mas madali ang pagbubuhat sa mga mabibigat na bagay. Ang block and tackle ay karaniwang ginagamit sa mga construction sites para itaas ang mga mabibigat na bagay tulad ng bakal at simento. Tumako naman tayo sa pang-anim, ang lever. Ito ay isang tuwid o balikong bagay na malayang nakakaikot sa fulcrum nito. Ang lever ang pinakakaraniwang machine na makikita mo sa ating paligid. Narito ang mga bahagi ng lever. Sa diagram nga na ito ay ang resistance o load. Ito ang paglalaanan ng puwersa para mabuhat. Ang effort naman ang lugar na bibigyan ng puwersa para mapaangat ang resistance. Ang fulcrum naman ay naka-fix na lugar habang gumagalaw ang lever. Mayroon din tayong tatlong klase ng lever na nakabatay sa pwesto ng resistance, effort, at fulcrum. Ang unang klase ay ang first class lever. Ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi nito ay resistance, fulcrum, effort. O kaya naman ay effort, fulcrum, resistance. Depende kung papaano nakapwesto ang bagay. Sa first class lever, ang fulcrum ang nasa gitna o nasa pagitan ng effort at resistance. Narito ang mga halimbawa ng first class lever. Dito naman tayo sa second class lever. Ang pwesto ng mga bahagi ay fulcrum, resistance, effort. Or effort, resistance, fulcrum. Depende sa pwesto ng bagay. Sa second class lever, ang resistance naman ang nasa gitna o sa pagitan ng fulcrum at effort. Narito ang mga halimbawa ng second class lever. Susunod ay ang third class lever. Ang pwesto naman ng mga bahagi nito ay fulcrum, effort, resistance. O kaya naman ay resistance, effort, fulcrum. Depende kung papaano ito tingnan. Sa third class lever naman
ang effort ay nasa gitna ng fulcrum at resistance. Ang third class lever nga ay tulad ng ating braso. Narito ang mga halimbawa ng third class lever. At ito ang iba't ibang uri ng simple machine. Sana ay natutunan mo ang tungkol sa mga ito.